You weren't there for this time. Praise. Purihin ang Panginoon sa isa na naman pong mapagpalang Wednesday na pinagkalupo sa atin. Sadyang napakabuti po ng Lord sa ating pong buhay. Nakita naman po natin sa testimony po ng ating Nanay Beth. I hope and I pray maunawaan po nating lahat yung kabutihan po ng Panginoon sa ating buhay at makita po ito at mag-manifest. Not just on spoken words, but on our deeds, sa ating pong pagkilos, sa ating kasi depende po kung gaano mo kalalim kakilala ang Panginoon, doon po dumidepende kung gaano kalalim yung iyong pagsamba sa Kanya, yung iyong pagtitiwala sa Kanya. So the moment na napatunayan ng Panginoon na Siya ang Diyos ng buhay mo, hindi mo mapipigilan mag-testimony. Tama po, Nanay Beth. Hindi mo talaga mapipigilan. Kaya po, questionable nga po actually, questionable sa isang Kristiyano ang hindi nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon. Kasi parang ang sinasabi na, okay lang yon, ganun naman talaga ang Lord, obligasyon niya yon na napagpalain ako. No, hindi po. You have to glorify Him in every deeds na Kanyang ginagawa sa ating buhay. Now, on our study tonight, hindi pa po kasi napag-aralan ninyo, Pastor, yung susunod na series. So, magbe-break muna tayo. Natapos natin yung Book of Acts. Kaya salamat po sa Panginoon dahil sinamahan niyo po ako. And before we go any further, gusto pong batiin ang ating Pastor ng happy birthday. Stop. Maligayang kaarawan po sa inyo. Pinagkatiwalaan po kayo ng Panginoon ng isang taon na lumipas. And yet, another year again. Thank you, Lord. Sabuhin namin, Pastor. At meron tayong bagong miyembro. Si Jaja. Hindi, bagong miyembro eh, no? Hindi, kasi nakaka-attend na siya ngayon. Congratulations. Makaka-attend na si Jaja. Belated, sis. Ayan, o, di ba? Double celebration to. May mga pag-church na rin ulit. Alright. So, Pastor's Appreciation Month po ang October. Tama? Sa mga hindi po nakakaalam. Yun po yun. Pero ang petsa po, sa totoo lang, ay wala naman po talaga siyang kinalaman. Yung month. Yung petsa. But the Bible says, from 1 Thessalonians, bakit nasa testimony pa rin tayo? Can you please? Yeah, ito yung pag-aaral natin, pero gusto ko muna basahin natin to. Mula po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 hanggang 13. Now, we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. So, hindi po ito basta celebration month para sa mga pastor or mga tagapanguna or mga leaders. Ito po ay sinasabi sa atin ng Biblia. This is biblical. To acknowledge those who work hard among you. At nakita naman po natin yun sa ating mga tagapanguna, especially sa ating pong pastor. Yung acknowledgement ay nandun po, nagpapasalamat po kami sa inyo at bilang magpasalamat, sinuot ko nga po yung binigay niyong polo. Ayan, bagay po ba? Hindi ko na siya nilaban. Ganun din yun, madudumihan din. Alright. So, sabi rin sa atin ng Hebrews chapter 13, verse 17, obey those who rule over you. Those who rule over you and be submissive. Not just obey. Sabi, be submissive. Napaka-importante po nung sumunod yung be submissive. For they watch out for your souls as those who must give account. Diba? Let them do
Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. So, ang sinasabi sa atin ng Biblia, not just obey, submit. Iba kasi yung parang sumusunod ka lang dahil napipilitan ka lang. Kita niyo yung sumunod na verse. Let them do so with joy. Kumbaga, gagampanan naman namin yung aming tungkulin bilang inyong mga tagapanguna o bilang mga pastor. Pero nawa, makita namin na kayo po ay sumusunod at nagpapasakop nang sa gayon, magampanan namin yung aming tungkulin ng may kagalakan. At hindi yung parang napipilitan lang kami kasi kami yung pastor nyo. At nakita naman po namin sa inyo yung na kami ay dapat talagang magalak dahil mapagmahal po ang mga tupa ng libtong. Amen. So binabati ko po kayo sa part na yon. Kami po ay mga under-shepherd lamang. But our great shepherd is none other than our Lord Jesus. Now, shepherding, pagpapastol, isa po sa pinakamahirap na trabaho ang pagpapastol. Tama po. E paano ko ba nasabi kasi na ito ay mahirap? Ano ba yung pagpapastol? Ano ba ang isang pastol or shepherd? Ano ang mga duties, responsibilities, yung mga ginagawa ng mga pastol? Subukan po natin pag-aralan at unawain muli ang mga ito. I believe na i-share ko na po ito sa pulpit about 7 or 8 years ago. Magbibigay po tayo ng konting kaalaman tungkol sa mga pastol o shepherd. Ready na po kayo? Okay, una. Kaya po sabi ko kanina, ito po yung pag-aaralan natin. Dealing with life's worries. So anong kinalaman ito sa pagpapastol? Pagpapastor? Since Pastor's Appreciation Month. Bumalik. Una, what is a shepherd? Ano ba ang shepherd? Shepherd means, please, sheep herder. Nag-herd ng sheep. Herder. A person who tends, herds, feeds, and guards herd of sheep. Not just a sheep, but herd of sheep. Group of sheep. Grupo ng mga tupa. Ano pong ginagawa? Nagpapakain, nagbabantay, nag-a-attend sa kanilang mga needs. A person responsible for feeding, nagpapainom, grooming, ginag-groom, preparing for something, grooming, and shearing, delivering, leading, wandering sheep, protecting and providing the needs of the sheep. Yan po ang ginagawa ng pastol. Pag sinabing shepherd, okay po? So, sa nakikita po ninyo, yan po yung mga duties, responsibilities ng pastol. Sa madaling sabi, hindi po isang madaling gawain. Aba, pwede nga naman, pwede namang yung iba ang ginagawa lang, nag-feed lang, but not grooming. Aba, hindi ko na trabaho yan. Hindi po. Pag sinabing pastol, kasama yan sa ating responsibility. And praise God, meron tayong grooming dito, ayaw nyo lang pong umattend. Di ba? Yung mga training, diyan po kayo ginugroom para po kayo ay maging prepared. Alright? Leading wandering sheep, protecting, providing, napakahirap po na trabaho ang pagpapastol. Kaya po ang sabi po ng 1 Thessalonians na binasa po natin kanina is acknowledge those who work hard. This is a hard work, mahirap na gawain. So yung simpleng acknowledgement po ay nakaka-uplift po talaga. Kaya salamat po sa inyo pong ginawa nung Sunday. Alright, sa panahon po natin ngayon, shepherd could be those people na, for example, pastor nag-shepherd ng church or ng body of Christ. Yung mga elders, deacon, nag-shepherd within the body, katulong ng pastor. Husband, yung mga asawang lalaki, nag-shepherd ng kanyang wife, ng kanyang children. Yung parents, ayan, kanyang children. Yung teacher, nag-shepherd ng kanyang mga estudyante. Nakukuha niyo po, yung shepherd, yun po yung meaning ng shepherd. Sabihin na ginagawa ng teacher, ganyan po. Ginagawa ng mga tatay, mga pastor, mga elders, mga parents, ganyan sa kanilang mga anak. Yung employer, nag-shepherd sa kanyang mga employees.
yung mga older child sa kanyang mga younger siblings, brothers, sisters. Anyone who in any way leads anyone is a shepherd who is responsible for the care of another. Meaning to say, those people as a shepherd should feed, water, shear, deliver, lead, wander, protect, and provide the needs of those people under his or her authority. Ako nyo po. I hope and I pray na susundin nyo po ako. Now, meron na po tayong konting knowledge about shepherding or shepherd or pastor, pastol. Makakatulong po ito sa ating pong topic tonight, dealing with life's worries. We're going to look sa mga sources ng worriedness ng isang tao, kung bakit tayo nag-aalala, yung stress sa life, sa buhay-buhay po natin, at ano yung mga maaari nating gawin ayon sa Biblia. Makikita din natin na what God is really like and how much He really loves you. Makikita po natin dito sa ating pag-aaral kung ano ba, sino ba talaga si Lord at gaano ka ba niya talaga kamahal. Okay? Because, sabi ko nga kanina, the more you understand who God is, the characteristics of our God, it is easier for us to trust Him. Mas madali sa atin na pagkatiwalaan ang Diyos. Una po sa mga cause na ating worry, worriedness in life, stress sa buhay-buhay po natin. Meron po tayong mga pet worries. Alam niyo po yung pet worries? Yung mga inaalaga ang alalahanin. Pet, di ba alaga? Inaalaga ang alalahanin. Meron po tayo niyan. Finances, jobs, relationships, marriage, kids, health, etc., etc. Lahat yan, pet worries. As long as hindi mo siya nile-let go sa kamay ng Panginoon, ang tawag dyan, pet worries. Inaalagaan mo. Actually, minimurmur mo nga, kinakausap mo nga siya every night, di ba? Every time, kausap mo yung worry na yon, parang ayaw mong mawalay sa kanya. Siya na lang inuuna mo palagi, yung iyong alalahanin sa buhay. Meron po kasing problema sa worry. Malaki po ang problema niya because worry is what? Unhelpful. Hindi po yan nakakatulong. Medyo mahaba po tayo tonight. It is unhelpful because it never accomplishes anything. Wala po yang na-accomplish na kahit na anong bagay. It never solves anything. Wala rin po yang nare-resolve na kahit anong bagay. At meron kang ginagawa na wala ka namang napupuntahan. Kasi di ba, nag-worry ka, pero wala ka namang nararating. Kita niyo po? It is like your car engine. Para yung car engine po natin, nagke-create lang tayo ng maraming ingay at smoke, pero hindi naman tayo umaalis. Ganun lang. O baga, naka-neutral ka lang, bomba ka lang ng bomba, ubus lang gasolina mo. It never solves a problem, worrying. Worry can't change the past. Yung pag-aalala, hindi po mababago ang nakalipas. If you worry about it, talo ka. Diba? Worry cannot control the future. Hindi rin makokontrol ng future yung pag-aalala mo. It only makes us miserable today. Kasi imbis na nai-enjoy mo yung today, anong ginagawa mo? Nag-aalala ka sa pwedeng hinaharap? Nag-aalala kasi ito yung ginawa mo kahapon? Ano kaya mangyayari sa future? Hindi mo tuloy ma-enjoy yung present. Present. Parang regalo, di ba? Present. Yung present. Yung present time, hindi mo ma-enjoy. Hindi po helpful ang worry. And another thing, worry is unreasonable. Hindi po yan practical. Ini-exaggerate niya yung mga problema natin sa buhay. Yung mga nakikita niyo, nakakita na po kayo ng anthill, yung sabi nila, nuno sa punso daw yun. Yung anthill, gaano siya kalaki? Ang pinakamalaki nakita ko, lagpas tao, pero ginagawa natin siyang bundok. Yung problema natin, maliit lang, pinalalaki natin. It,
yung sa pamamagitan ng pag-aalala, it just makes problems seems bigger and bigger and bigger habang inaalala mo, lalo siyang lumalaki. The more you review something when you are worried, it makes it bigger. It gets bigger and bigger. Palaki ng palaki. So to worry about something you can't change is very useless. Ang pag-aalala po natin sa mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga kayang mabago, useless. Di ba? To worry about something you can is stupid. Yung inag-aalala ka naman sa mga bagay-bagay na may magagawa ka is stupid. Then change it. Don't worry. Move. Do something. Kasi kung alam mo may magagawa ka, why worry, di ba? Stupidity at the highest level. Another, worry is unhealthy. Unhealthy. Hindi po maganda sa ating kalusugan. Ang ating pong katawan ay hindi po ginawa para mag-alala. Hindi po natural sa tao ang mag-alala. Dapat. Kaya lang ngayon parang trend eh. When you worry, you get ulcer. Headache, sumasakit ulo mo. Hindi ka makatulog, nagkaka-insomnia ka, etc., etc. Alam niyo po, yung katawan po natin, hindi po yan gawa para tayo ay mag-alala. Imagine niyo po yung mga plants and animals. Sa tingin niyo ba sila, nag-aalala sila? Do they worry? The only thing in all God's creation na nag-worry ay tayo lang. Bakit nga kaya, di ba? Samantalang tayo po ay kinreate naman according to His perfect image. We worry and weren't made to worry. Pero bakit kaya ganon? It makes us unhappy and unhealthy. Wala po yung idudulot sa ating kalusugan ng maganda, ang pag-aalala. Ngayon, kung ang pag-aalala pala eh, hindi helpful, unreasonable, at hindi rin siya healthy, we need to do something about it. Tama po? Live with it or deal with it. Again, you can live with it or if you want to deal with it, then listen to me very carefully as we go on study sa pamamagitan ng mga verses na ating pong mababasa tonight. Okay, meron pong proposal ang ating pong Biblia. Two proposals. Meron pong two biblical ways on how to deal with life's worries. Alam niyo po, binalik ko po talaga itong message nito kasi ang dami ko pong kakilala, nakikita na nag-worry sila every day, especially this time of pandemic. Pero dito po, I hope and I pray makatulong po sa ating lahat itong ating pong pag-aaral tonight. Una sa biblical way on how to deal with this worries sa ating pong buhay. Submit to Christ's Lordship. Sabihin nyo nga po. Ang sabi po sa atin ng aklat ng Psalms, the Lord is my what? Shepherd, I shall not want. Sabi ng NIV, a Psalm of David, the Lord is my what? Shepherd, I shall not be in want. Nakita nyo po? If you really believe God cares for us, then we're not going to worry. Question, how does making God our shepherd deal with our life stresses? Diba? Ano naman kung siya yung magiging shepherd? Naalala nyo po ang ginagawa ng shepherd? Naalala niyo po ang trabaho ng shepherd? First, we have to look again what shepherd does according po sa mga nabanggit po natin kanina. Napakadami po. The shepherd feeds, waters, groom, and shear the sheep, deliver, leads, guides, etc., etc. Sabi, the shepherd provides. Ang sabi sa atin ng Romans, he provides food, shelter, and the basic necessities
for his sheep. Romans chapter 8 verse 32 mula po sa NIV. Bakit mo inalis sis? Romans po. Romans 8:32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Nakita niyo po yan, sinasabi po sa atin ng Lord na ang buong yaman ng langit na si Jesus ay ibinigay po sa atin ng Ama. So ano pa ba ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Pagkain ba? Tubig ba? Lahat po yan. Unti niyo po, yung yaman ng langit, ibinigay na sa atin. Nakita niyo po? So, if God is your shepherd, ano pang hinahanap mo? Eh, yung kaisa-isang yaman ng langit, ibinigay na, di ba? Kailangan lang maunawaan natin ito. Ang problema po kasi is, ang babaw kasi ng pagkakilala natin sa Diyos. Kaya hindi natin siya kilalang shepherd. Hindi natin siya kilalang nagpo-provide pala. And another thing, He protects. Yan ang sabi ng John. Napag-aralan natin to last time lang. John 10, verse 28. I give them eternal life and they shall never perish. No one can, what? It snatch them out of my hand. Wala pong sino man. This is enough proof that God protects you. Hindi ka maagaw ng sino man sa kanyang mga kamay. Pag nasa kamay ka ng Diyos, protektado ka. Tama? Of course, yes. Yung sumunod na verse nga yan, di ba? Yung pati ama, hawak ka rin ng ama. Ama, tapos anak, hawak ka. Ewan ko lang kung makapalag ka pa. Yung sabi nga po sa Tagalog, eh, hawak. Yung isa, hawak ka din. Di mo malaman, dito ka ba hawak o dito ka hawak? Oh, maalis ka pa niyan eh. Kahit na gusto mo magpumiglas, eh. Kahit na maraming nakaabang sa iyo diyan, hindi ka nila kayang i-snatch. If you are a true child of God, a true sheep of the great shepherd. Another thing, shepherd guides. He leads the sheep when they confused and don't know which way to go. Ang mga pastol po, hindi lang po, especially yung mga pastors, hindi lang po kami basta nagpipreach, nagtuturo. We also guides, lalo na sa mga tupa na confused. Lito, hindi alam ang gagawin. Pastor, ano bang gagawin ko? Pastor, saan na ba ako pupunta? Nakita niyo, totoo po yan. Ako po, sabihin ko po sa inyo, mag-message kayo sa akin, gising naman talaga ako ng gabi. Umaga naman talaga tulog ko eh. Magre-reply ako kahit madaling araw. Kasi madaling araw gising si pastor. So, we guide people, especially yung mga nasa life group ninyo, yung mga leaders ninyo, ganun din. Ginag-guide din nila kayo. At hindi lang po yun. Shepherd what? Corrects. Any problem that comes along, he corrects it. Itinatama, nagtatama. Ginagamit ng Panginoon upang itama ang buhay ng isang tupa. So if you have any question about the life of that shepherd, under shepherd, question God, bakit siya ang ginawang pastor mo? Kasi tanungin niyo lahat ng pastor, sasabihin ng pastor, hindi ko naman gusto magpastor eh. O di ba? Kaya kung meron kayong tanong, bakit siya pa ang naging pastor namin? Si Lord ang tanungin niyo. Kasi bakit? Bakit nagkaganon? Eh kasi pinapakialaman niyo yung buhay ko eh. If you are a sheep, tupa, under the great shepherd, gagamit siya ng under shepherd para maitama ang iyong pamumuhay. Igaguide ka, itatama ka. Hindi lang basta igaguide ka. Bibigyan kanya ng instruction para maging tama ang landas mo. All these things ay ginagawa ng Diyos sa atin. Ganyan din po ang pinagagawa sa mga under shepherd sa aming mga tagapanguna. Sabi po sa atin ng Isaiah, chapter 40, verse 11.
He takes care of His people like a shepherd. He gathers them like lambs in His arms and carries them to close to Him. He gently leads the lamb. He gently leads the lambs po yan. Nasobrahan ako ng type. Ang usay ko talaga mag-type. Alright. So, worry is unnecessary. Hindi po yan talaga kailangan sa buhay po natin. If Jesus is your shepherd, kung ang ating Panginoong Jesus ay ang inyong pastol, every time you worry, you're acting like an atheist. Nakukuha niyo po? Sa tuwing ikaw ay nag-aalala, para kang practical atheist. Parang ganun yung nangyari, in a sense. Parang sinasabi mo, God is not going to keep His promise. Parang sinasabi mo, God is not going to take care of my needs. Kasi nag-aalala ka eh. Di ba? Parang kang atheist, parang walang Diyos. Parang kang walang Diyos. Parang sinasabi mo na, wala naman tutugon ang aking mga pangangailangan. Kapag ka ikaw ay patuloy at patuloy na nag-aalala. So hindi mo kilala kung sino talaga ang shepherd. You really don't know who Jesus is. Kasi knowing Jesus is enough for you to stop worrying. You're acting like an atheist every time you worry. So worry is practical atheism. Sabi po sa atin, I don't believe God na hindi niya tutugunin yung mga ganito, ganyan. Parang ganun ang sinasabi natin every time we worry. Remember po, the shepherd like care of God depends on His lordship over our lives. Bakit ko po ito nasabi? Balikan po natin yung ano. Sige, okay na po yan. Sabi po sa atin ng Psalms kanina, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So, God is not the shepherd of everybody. Hindi po siya pastol ng lahat. He's only the shepherd of those people who let Him be the shepherd. Bakit ko po ito nasabi? Di ba ang sabi sa atin ng Biblia is, my shepherd knows my voice? Ibig sabihin, the sheep knows my voice. Ibig sabihin, merong hindi naman nakakakilala ng tinig ng pastol. Nakukuha niyo po? So, hindi lahat ay maaaring i-shepherd ng great shepherd. Kung bakit ko po yung nasabi, because the Lord can't be your shepherd until the shepherd is your Lord. Nakuha niyo po? Ulitin ko po ha. The Lord can't be your shepherd until the shepherd is your Lord. Because the two goes hand on hand. Together. They go together. Hindi mo siya pwedeng ang ating Panginoon sa Kristo, hindi mo pwedeng sabihin, taga-provide mo lang, taga-protect mo lang, pero hindi mo siya Panginoon. Nakukuha niyo po? So, you can't ask Him to be your shepherd without allowing His lordship in your life and to your life. He is Lord whether you like it or not. He is Lord whether or what opinion you have. Ikaw lang din po ang talo kapag hindi ka nagpasakop sa lordship ng Diyos. Kasi you will not experience His shepherding. Hindi mo ma-experience ang kanyang pagiging pastol. Ano ba yung pagiging pastol? Gusto niyo pong balikan po natin yung kanina? Ang dami pong ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi nga lang po natin namamalayan. Dahil hindi natin alam na siya pala yung gumagawa nun. Hindi natin alam na siya pala yung kumikilos sa buhay natin. That He works all things together for the good of the sheep. Kasi hindi natin na-acknowledge. Ngayon, akala natin sarili nating lakas. No! Sabi nga ni Thanos, ganun eh. Isang snap lang, you can be dead now. O, kayo na po pagkakatiwala yung hininga mo sa katabi mo, sa yaman mo, sa karunungan mo. Hindi, di ba? Sa Diyos.
Kasi isang ganun lang ng Lord, pag sinabi niya, kukunin na kita, pak. O kanina may pagkakatiwala yung buhay mo, buhay ng asawa mo, ng anak mo, mahal mo sa buhay. E di syempre sa Diyos, sa Great Shepherd that provides everything you know and everything you have. And you must understand that. Okay? So whether you like it or not, He is the Lord. Magpapa-under ka sa kanyang lordship. Hindi mo siya gagawing Lord because He is Lord already. Given yun. Okay. So how do we make God our shepherd? Yan po. By submitting to the Lord. Bakit? Kasi si Lord ang in charge. He knows everything. Siya ang may gawa ng langit at lupa. So siya ang in charge. Hindi tayo. Kasi siya rin yung nasa control. Hindi tayo. Tignan niyo po ito. Please. Sa Luke chapter 6 verse 46. Mula po yan sa ang bagong ang Biblia. Above. 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 Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Ouch. Sakit naman nun, Lord. Oh, tinawag mo na naman akong Lord. Kung kagaya po tayo ng mga taong sinasabihan ng ating Panginoon diyan sa verse na yan, eh how come we say that the Lord is our shepherd kung hindi tayo sumusunod sa Kanya? Eh ang sabi sa atin ng Bible, sabi sa atin ng Biblia, please, nawawala yung excitement eh. I am the good shepherd. I know my sheep know me. Eh, hindi naman natin siya sinusunod. Tsaka isa pa, sabi po ng Bible sa atin. My sheep listen to my voice. Listen to what? His voice. Ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanyang? Nakikinig. Nakikinig. Listen. Not just hearing. Listen. Listening. Intentional. Pinakinggan. Nakukuha niyo po? Kaya nga po ang sinasabi ni Luke kanina, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi naman kayo sumusunod sa akin. And sabi ng John, ang mga tupa, ang mga anak ng Diyos, ay nakikinig sa aking salita. Sabihin ko po sa inyo, saan ba makikita ang salita ng Diyos? Hindi ba't sa mga Biblia na hawak ninyo ngayon? O bakit hindi natin sinusunod ang tinig ng salita ng Diyos na nakasulat? Di ba? Questionable ngayon. Totoo kayang sheep ako? O baka sheep ako na IP? S-H-I-P. Baka sheep. So yan ang sabi sa atin ng John. My sheep listen to my voice. Nakikinig sa akin tinig. I know them. And ito pa, malupit. Ang sabi, they what? Follow me, not just listening to the word of God, but following. What have they heard? Yan po, kaya nga po ang problema, hindi tayo nagpapasakop sa ating Diyos. Kaya lahat ng worry, lahat ng alalahanin sa ating buhay, pasan-pasan mong sarili. Napilit mong gustong lagpasan ng sa sarili mong kalakasan. Tingnan niyo po. Sabi diyan, they know Him, listen to Him, follow Him. They put God in control, hindi sila yung nasa control. Para mahinto na yung mga pag-aalala po natin, dapat si Lord ang nasa control. The thing is this, the root behind, listen very carefully. The root behind all of your worry is the fear that you are not in control. Tama, mali? Kaya po tayo nag-aala because takot tayo dahil hindi tayo nasa control. Hindi tayo nakaka-control. Worry is always an attempt to control the uncontrollable things. Kaya tayo nag-aala kasi ina-attempt natin kontrolin yung mga bagay-bagay na hindi naman natin makokontrol, mga out of control.
out of our hands. Worry is assuming responsibilities that God never meant for us to have. Hindi naman yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ang gusto nga ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya lahat. Pero tayo ayaw, gusto natin tayo may control. Tayo yung may hawak. Ngayon, dahil sa limitadong kapasidad ng isang tao, limitado rin ang kaya mong gawin. Tama. Hindi mo nga kayang kontrolin yung isip ng kapatiran eh, no, isang tao, di ba? Ngayon, nag-aalala ka ano iniisip niya. You are worrying because out of control mo yun. Nai-stress ka, napupuyat ka. Dahil mong ginagawa na out of the word of God because you are worrying about things out of your hands, out of your control. So whenever you try to control the uncontrollable, yung economy, weather, environment, this pandemic, hindi natin makakontrol yan eh. Ang mangyayari dyan, magwo-worry ka lang ng magwo-worry. You're trying to control too much. That is the root behind all our worries. So every time you start to worry, you are trying to control something that you shouldn't be trying to control in the first place. Sa umpisa pa lang, dapat hindi mo na siya kinokontrol. Dapat hinahayaan mong Diyos. Magpasakop ka kasi sa Kanya. Ang sabi nga sa atin, they follow me. Sumusunod. Hindi ikaw yung nauuna. Sino ba yung sumusunod na nao? Di ba? May sinusundan ka. Hindi ikaw yung nauna. So, huwag mong pangunahan ng Panginoon. Hayaan mong siya mag-control. Just follow the Lord. Now, who is in control in your life? Sino po ang nagko-control na inyo pong buhay? God gives you the option. He doesn't force himself on anybody's life. Kasi nga po, ang sabi dyan, they listen to my voice. They know me and I know them. Kaya walang, hindi ito persahan. Basta pag tinawag ka ng Panginoon, lalapit at lalapit talaga ang tupa. Meron lang talagang makukulit na tupa, kaya kinakalawit. Meron ding mga tupang takbo ng takbo, super hyper, kaya pinipilayan. Pero hindi pinababayaan. Pinipilayan, tapos pinapasa ng Panginoon. He doesn't force anything sa atin po. Kaya nga po, hindi tayo ginawang robot ng Panginoon. So you have two options. Either you can be in control or let God be in control sa inyo pong buhay. Huwag po nating agawin sa Panginoon yung manibela. Yung control, manibela, di ba? Baka makasidente tayo, tapos ang sisisi natin ng Panginoon, Lord, bakit nangyari sa buhay ko to? Di ba? Sobrang alala ka na, ang dami mong alalahanin sa buhay, tapos nagkapatong-patong yung problema mo. Ang problema po kasi inagaw mo yung pag-control sa ating Panginoon. Ating Panginoon na gumawa sa atin. Na siyang nakakaalam ng tunay na nararapat para sa atin. He knows every stand that makes what you are and who you are. Siya po ang gumawa ng bawat hibla sa katawan mo, sa buong pagkatao mo. So He knows what will make you happy more than you do. Alam ng Panginoon kung ano yung magpapasaya sa'yo kesa sa mga alam mo na magpapasaya sa'yo. He has the power to bring those things to pass. But He is still going to give you the option. Kung ikaw ang magkocontrol o Diyos ang magkocontrol sa buhay mo. Alam niyo po yung mga pumapasok na blessing sa atin, hindi po tayo ang may control niyan. Kahit ano pa ang ginagawa ninyong pagsusumikap, si Lord pa rin po ang may control niyan. Maraming masisipag na tao na parang hindi umaasenso. Bakit kaya? Di ba? Kasi wala sa kanila ang control. Nasa Diyos ang nasa Panginoon ang control. Bakit naman kaya yung iba? Bakit naman yung iba? Alam niyo po, ang daming question kasi you're trying to control something. At doon nag-i-start na nag-aalala. Bakit ako? Hindi. If you are in control in your life, you're playing the role of God
in your life. So, parang simpleng atheist ka nga, di ba? Walang Diyos. Ako ang hari sa buhay ko. O, hari ka ng sablay. Sabi ni Ebe. Ni Ebe Dancel. Di ba? Hari. You're running the role of God in your life and playing the role of God because you doesn't have the power to control. I admit. Admit nyo po yan. Magpasakop na lamang po tayo kaysa agawin pa natin yung manibela. If you are running your own life without God's direction, you ought to be worried. Most of the things, karamihan po sa mga bagay-bagay sa ating pong buhay ay hindi po natin kayang kontrolin. Then you have every reason to worry about dahil hindi natin kayang kontrolin. But if God is running in your life, kapag ka si Lord po ang nagpapatakbo ng inyo pong buhay and He is your Lord and your Shepherd, you know, alam po natin, He can control everything. Nagulat nga sila Pedro, naku, sino kaya ito? Ang lupit nito, pati weather nakokontrol. Pag sinabi niyang, huminto ka, tumigil ka. Di ba? Ganun po. So, submit your life to the Lordship of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pangalawang biblical ways to deal with life worries. Kaya tayo masyado nag-aalala kasi pinipilit natin kontrolin yung mga bagay-bagay out of our control eh. Pangalawang bagay po, pakibasa. Declare God's provision. Sabi ulit sa atin ng Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not want. And sa NIV, ang sabi, I shall not be in want. We declare that we have everything we need according to this verse. Right? Tama? Tama po? We are saying that we have everything we need. Lahat ng kakailanganin natin. We don't have everything we want, but we have everything we need. Because want and need are two different words with different meanings. Yung needs, yun yung kailangan mo. Yung want, yung gusto mo. At yung mga bagay na gusto mo is out of your control, kaya patuloy kang nag-aalala. Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, lahat ng kakailanganin mo, spiritual man yan, physical man yan, mental man yan, lahat, sabi lahat eh. Hindi ka na mangangailangan ng kahit ano pa kapag ka si Lord ang iyong pastol. Sabi sa atin ng Philippians chapter 4 verse 19, my God will meet all what? Your wants? No, all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. All your needs, lahat ng kailangan mo. Lord, kailangan ko nito. Kailangan mo ba talaga yan? O gusto mo lang yan? Di ba? Nagpe-pray tayo minsan. Lord, kailangan ko talaga ng ano eh. So listen to the voice of God. Kailangan mo ba talaga yan, anak? O gusto mo lang? Huwag mo akong lokohin, kilala kita. Mamaya marinig mo si Lord, magsalitang ganun. No? Huwag mo akong lokohin, kilala kita. Alright. Sabi sa atin ng Panginoon, God doesn't say God will meet all we want in lives. Malaki po ang pagkakaiba between needs and wants. God is no. God is not under obligation to provide all your wants. Pero, committed ang ating Panginoon to provide all our needs. So declare God's provision. Hindi yung, porque hindi binigay yung gusto mo, ay nako, ayoko dyan. Ayoko sa mga born again. Kunwari lang naman. Wala namang blessing dyan eh. Tuwing anniversary nga, tinanggal na nila yung ano eh, libreng pakain. Tinanggal na nila. Ayoko na dyan. Wala nang raffle. Dati laging may raffle. Ayoko na dyan. Doon ako sa ibang church na hindi pa nabumulat ang kanilang mga mata.
So nakita mo pala sa sarili mo, namulat na yung mata ng mga tao dito. So anyway, alam niyo po yung ginawa ni Sister Beth kanina, yung kanyang testimony. He declares God's provision. Provision of what? Healing. Kasi yun yung kailangan. Not just yun yung gusto nilang magkaroon. But as sabi ng Panginoon, God provides all your needs. He committed everything to give you everything you need, not you want. Kasi tignan niyo po, kapag ka hindi ibinigay ang iyong gusto, ano nangyayari? Yung totoo, tatampo kayo, di ba? Pero yung mga bagay na kailangan nyo, araw-araw ibinibigay, nagpapasalamat ba kayo? Hindi rin, di ba? Sabi ko naman sa inyo eh, the first breath you take in the morning comes from the Lord because you need it. Not just because you want it. Ginusto mo ba yun? Pinag-pray mo yun, Lord, gusto ko sana ng unang hininga sa umaga. Hindi mo nga pinag-pray yun eh. Pero ibinigay ng Lord kasi gusto, kailangan mo yun. Not just you want it, but because God knows that you need it. Yung love, sino nakakaramdam ng pag-ibig dito? Sa bahay? Wala? Ako lang? Alam niyo kung bakit yung nararamdamang mahal kayo ng inyong mga kasambahay kung nararamdaman niyo nga? Because God knows you need it, not just because you want it. Na mahalin sana ako ng aking mga magulang. Mahalin sana ako ng aking kapatid, ng aking asawa, ng aking mga kapamilya, ng aking ka-church, ng aming mga pastor, leaders, brothers, sisters. Hindi po yun. Ibinibigay yun ng Panginoon kasi alam ng Panginoon, kailangan mo yun. At dahil doon, nakarating sa atin ang gospel na matay ang kanyang kaisa-isang anak because God loves you. He provides everything we need sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating salvation. Nakita niyo po, di ba? He meet all our needs, not all our wants. Malaki po yung pagkakaiba nun. Kasi kapag pinilit mo yung want mo, yung gusto mong mangyari at hindi nangyari, out of your control, ang nangyayari, nag-aalala ka, nai-stress ka, napupuyat ka, lumalaki yung eye bags mo, nagiging isa na nga lang eh, nagkakabit na eh. So, ibig sabihin, pumapangit ka lang. Kapatid, pumapangit ka lang, kaka-worry. Buti nga dito, walang pangit eh. Pero wala rin maganda po. joke lang. Hindi, kaya lang naman merong maganda kasi may mga pangit. Di ba? Tama naman? O, kaya lang naman din may mga pangit kasi may mga maganda. So, ang kagandahan lang doon, balance eh. Hindi, sabi nga nila, nasa tumitingin lang yan. Eh, yung kalooban daw ang tinitignan, nakita mo na ba yung kaloob-looban yan? So, anyway, napunta ako doon, layo ko tuloy. Balik tayo sa topic. That means God's character is on the line. Nasa line ang character ng Panginoon. God's character is on at stake kapag ka hindi niya pinrovide ang iyong pangangailangan. Pero hindi siya obligadong i-provide ang lahat ng gusto mo. Bisan may bonus nga lang talaga na, uy, answered prayer ah. Kaya nakakatuwa dahil ang daming prayer requests nung nakaraan. Yung po ba, Kuya Chris? Napakadami. I hope and I pray, lagyan nyo ng date yung mga nagsusulat sa prayer request. Lagyan nyo ng date. Tapos kapag ka-answered prayer, sabihin nyo po sa MI, talagang ipagbubunyi namin yan. Kasi isa na namang want ang napagbigyan. Not just because you need it, because you want it, kaya nga prayer request eh. Nag-request ka eh. Because you want something to happen. Pero alam ng Panginoon ang kanyang perfect timing. Huwag po kayong mainip, talo-inip sa buhay Kristiyano. So, he's either got to do what he says or he's a liar. Kapag sinabi ng Panginoon na imimit ko lahat ng pangangailangan mo at kapag hindi ko ginawa, sinasabi natin na sinungaling ang Diyos. So, and we all know according to the scripture that it is impossible for God to lie. Ibig sabihin, Pastor, merong hindi kayang gawin ang Diyos, hindi dahil sa hindi niya kayang gawin because it is not His
nature. Eh bakit tayo nakakapagsinungaling? Because we are in the nature of fallen nature. Nakita niyo po ang pagiging banal? It makes you honest every time. Alam niyo po yung pinaka-honest hour sa inyong buhay is when you pray. Kaya dalasan niyo pong manalangin. Sumama po kayo sa MI. Napakasaya po nung kami po ay one time na sumama po sa morning intercession. May pagkain kami. Salamat kay Sister Lucy. Belated po. Biruin nyo, hindi ko pinlano na birthday ni Sister Lucy to. Ni-research ko talaga, dito ako pupunta. Hindi ko ni-research yon. Nagkataon lang talaga. Alam ni Lord na magugutom kami that time. He provides all our needs. Hindi dahil sa gusto namin ang handa. Then, na-exaggerate ko lang po yung example ko. Alright. So, tignan nyo po ito. How do we declare God's provision? Kung kailangan pala natin i-declare yung provision ng Panginoon. By praying. Okay? Na-introhan ko na. Sama kayo sa MI. So, ang gawain po ng pananalangin ay hindi po limitado sa edad. Mahiya nga tayo sa mga may edad, aga gumigising eh. Tayo hindi. Di ba? So, by praying, sabi sa atin ng Philippians chapter 4, maliit lang po, babasahin ko po dito, verse 6 and 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Ulitin ko po ah, pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him. Huwag kalimutang ano daw? Pasalamatan for His answers. So kapag kami answered prayers, let us know. Lalo po sa mga may prayer requests. Sabi ko po sa inyo, ipagbubunyi natin lahat yan. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. So kapag kayaan po ang nangyari, yung peace ng ating Panginoon, the Prince of Peace that ruling in your lives, mawawala yung worriness mo sa iyong buhay. Gagaan ang iyong pakiramdam, hindi ka na may stress, hindi ka na magpupuyat, dahil kaiisip, hindi ka na magkaka-insomnia. Di ba? So, tingnan niyo po sabi ng Peter sa atin. 1 Peter 5:7, tsaka yung Matthew. Give all your what? Worries and cares to God, for He cares about what happens to you. And according to Matthew chapter 6, verse 33, alam natin yan. But seek Him first in His righteousness. Unahin sino? Panginoon. Kapag ka meron kang pangangailangan na alam naman ng Panginoon na ipoprovide niya, kayo ka dapat lalapit? Siyempre, doon sa magpoprovide. At lahat ng iyon, ibibigay niya sa atin. Basta, kailangan, sino ang unahin mo? Sino ang una mong hahanapin? Hindi po ba? So, ang nangyayari po kasi, when we worry, ang inuuna natin, sarili natin. When we worry, inuuna natin sarili natin. Kasi unang-una, ayaw mong malagay sa alanganin. Ayaw mong maargabyado. Nag-aalala ka sa lahat ng bagay. Kasi nga, out of your control. But, if you seek first the Lord, kapag inuna mong hanapin ang kanyang katwiran, karunungan, na makikita mo sa salita ng Diyos, kaya nga in-encourage namin kayo, attend, makinig. Kasi nandito lahat ng iyong kakailanganin para mabuhay sa mundong magulong mundong ito. Hindi sa kung ano-anong bagay mo hahanapin. Hindi sa Mobile Legend. Enemy has been slain. Slain. Hindi doon. So in conclusion, we are not to worry if God is in control of our life. Hindi na dapat tayo nagwo-worry kung Panginoon Diyos ang may control sa ating buhay. If we let God to be the Lord and the Shepherd of our lives. Ulitin ko po ah, kanina, given naman na si ating Panginoon ay Diyos, Lord.
magpa-under ka, submit in His Lordship. Kasi whether you like it or not, He is the Lord of the universe. He is the Lord of everything. Ngayon, kung hindi ka magpapasahop sa Kanya, ikaw ang talo. Kasi hindi mababaligtad ang sitwasyon na ikaw ang Diyos at siya ay hindi. Hindi mababaligtad yun kahit ano pang gawin mo. So don't take the control out of God's hand, but let Him control your life. Kasi siya yung may gawa sa'yo. That is why He knows what's best for you. Alam na, Panginoon, kung ano yung best para sa'yo. Hanapin mo siya. Seek Him. Lack of knowledge on Him makes us hard to let Him be in control in our lives. Kapag kulang ang kaalaman natin sa Diyos, yun yung nahihirapan tayong siya yung pag-take over natin sa ating buhay. Kaya hirap na hirap tayong ibigay sa Panginoon kasi hindi natin siya kilalang lubos. At makikilala natin siyang lubos kapag tayo ay nakinig na nakinig at nagbasa, nag-aral ng aral ng salita ng Diyos. Doon natin siya mas pagkakatiwalaan. So read the Bible, attend your cell group, live group, or kung ano man yung gawain na pwede mong atenan. Especially in prayer, sabi ko nga po kanina, ang pinaka-honest time sa iyong buhay ay yung time na ikaw ay mananalangin. Kasi you cannot lie to God. Diba? When you pray, umiiyak ka pa nga dahil hindi mo masabi sa iba, sa Lord mo lang talaga nasasabi. Nagiging super duper mega over honest ka. Kasi alam mo, hubad ka sa harap ng Panginoon. So, attend service like this, and through this, we will know Him and we will trust Him more and more. At siya ang maging pastol ng ating buhay. So, in recap, mag-recap po tayo. Two biblical ways on how. Una, submit to Christ's Lordship. At paano natin gagawin yun? By submitting to our Lord and Savior Jesus Christ. Pangalawa po, declare God's provision. At paano natin gagawin yun? By praying. Praying. Okay? So in conclusion, let Christ be the shepherd of your life and you will worry no more. So I'll pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat